hindi maitatanggi ang kagwapuhan at kakisigan ng aktor at vice governor ng Oriental Mindoro na si EJ Falcon. Sa ilang taong pamamalagi niya sa showbiz ay madami ding mga babaeng na iugnay sa kanya at naging karelasyon niya pa ang iba. Ating kilalanin kung sino-sino sila. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng na link at nakipagrelasyon kay EJ Falcon. Valerie Wineman. Noong nasa BBB house pa si EJ, ay nakasama niya ang Filipino-German beauty na si Valerie Wineman. Nagpahayag noon ng kanyang paghanga si EJ kay Valerie habang nasa BBB house sila. Ngunit matapos sila lumabas ng bahay, ay nanatili lamang magkaibigan ang dalawa. Nicole Oy Shuseng. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang kapwa housemate ni EJ at ang third big placer na si Nicole Oy Shuseng ang unang taga-showbiz na naging girlfriend ni EJ. Ito ang kanyang ibinunyag sa panayam sa kanya sa morning talk show na Chris TV noong 2014 sa pagbabaliktanaw niya sa kanyang mga nagdaang pag-ibig. Maliban dito ay hindi nagbigay detalye pa si EJ. Napanood ba silang pelikula at teleserye si Nicole ngunit iniwan din ito kinalaunan ang showbiz upang mapagtuunan ang pag-aaral. Ikinasal siya sa kanyang long-time boyfriend na si Silas Del Prado noong 2019. Queenie Padilla. Kung may isa man sa unang taga-showbiz na nakilalang nakarelasyon ni EJ, yun ay walang iba kundi si Queenie Padilla. Siya ang panganay na anak ni Robin Padilla sa dati nitong asawa na si Lizelle Sikanko. Tulad ng kanyang ama ay sinubukan din ni Queenie na pasukin ang mundo ng showbiz. At kabilang nga sa proyektong ginawa niya ay ang seryeng Mumay kung saan ay nagkasama sila ni EJ noong 2010. Sa naturang serye, nagkalapit ang dalawa at pinaniniwalaang dito nag-umpisang mahulog ang loob nila sa isa't isa. Bukod pa rito ay nagkasama pa silang dalawa sa pelikulang Tomb, My Pledge of Love na pinagbidahan ng kanyang amang si Robin at ng asawa nitong si Marielle noong 2011. Sa nasabing pelikula din huling napanood si Queenie matapos na mapagdesisyonan nitong iwanan ang entertainment industry. Hindi masyado naging hayagan noon ang relasyon nila EJ at Queenie, lalo pa at sa maikling panahon lamang ito nangyari. Sa naging panayam kay EJ sa programang Chris TV noong 2014, ay natanong siya tungkol sa kanyang mga naging nakaraang karelasyon. Medyo may pagkailang man sa pagbabahagi, dito nabanggit niya ang tungkol sa kanila ni Queenie. Kwento pa ni EJ na tumagal lamang ng 4 na buwan ang relasyon nilang dalawa. Inamin din niya na mahirap yung sitwasyon nila na para daw napaka-complicated nito dahil sa siya ay iglesia ni Kristo samantalang si Queenie ay isang Muslim. Dagdag pa niya na nung umalis daw si Queenie at pumunta ng Australia ay biglang na lang daw nawala yung komunikasyon nila at hindi na nagkausap pa. Samantala sa naging vlog ni Queenie noong June 2, 2015 kung saan ang una niyang entry ay may titulong Past and Present, dito ay binalikan niya ang kanyang karanasan ng pasukin niya ang mundo ng showbiz. Bagamat nag-enjoy siya ng husto sa kanyang trabaho bilang aktres, inamin ni Queenie na hindi siya komportable pagdating sa pagkikisalamuhan sa kapwa artista at entertainment reporters. Dumating daw sa puntong kinwestiyon daw niya ang kanyang sarili kung talagang desidido siyang ipagpatuloy ang kanyang showbiz career. Nakadagdag umano sa kanyang kalungkutan ang nangyaring hiwalayan nila ng kanyang boyfriend noong panahong yon. Hindi man niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy na ex-boyfriend, hindi kailan na si EJ ito. Ang kanyang karanasan daw ang siya nagbigay daan daw para mahanap ang tunay niyang kasiyahan at siya ay kinasal na noong September 2012. Empress Shook. Isa naman sa naging matunog na naling kay EJ noon si Empress, kung saan ay nagkaparehan sila sa afternoon soap na Mundo Man ay Magunaw ng ABS-CBN noong 2012. Dito ay ilang beses sila namata ang magkasama tulad ng panonood ng movies kaya hindi maiwasang i-ugnay sila ng mga taong nakakakita sa kanila. Ganun pa man, ay mariin itong pinabulaanan ni EJ at sinabing magkaibigan lamang sila ni Empress. Sa naging panayam naman kay Empress sa programang Aquino and Abunda Tonight noong 2014, dito ay nabanggit at nilinaw ni Empress na hindi sila nagkaroon ng anumang relasyon ni EJ. Yam Concepcion. Nang makapanayam si EJ noong February 2014 ay naging bukas siya sa pagbabahagi ng tungkol sa kanila ni Yam. Dito ay hindi niya itinanggi na sobrang napalapit siya sa aktres pero nilinaw niya na pagkatapos lamang ng naturang seryeng pinagsamahan sila nagsimulang mag-date sapagkat para kay EJ ay ayaw umano niyang manligaw ng katrabaho sa set dahil baka mawala sa focus. Ngunit anya ay huminto siya sa manligaw kay Yam dahil naging abala sila pareho sa kanikanilang trabaho at iba pang personal na dahilan. Pero sa programang Chris TV, nang taon ding yon ay inamin ni EJ na nagkaroon nga sila ng relasyon ni Yam.
Sa naging panayam naman kay Yam sa launching ng isang magazine noong September 2014, inamin niya na naging magkasintahan nga sila ni EJ sa loob ng 5 buwan at nagwakas ito noong December 2013. At mula noon ay hindi na raw sila nagkaroon pa ng komunikasyon. Nagkalapit daw sila sa sharing dugong buhay kung saan nauwi nga ito sa pagkakamabutihan. Kwento pa ni Yam na si EJ daw mismo ang nagsabi sa kanya na huwag sasabihin na may relasyon sila noon dahil na rin daw sa career na pinapangalagaan nila. Pumayag naman daw siya sa desisyon ni EJ bilang respeto pero hindi umano niya akalain na ito pa umano ang magsasapubliko ng tungkol sa kanila. Ganun pa man ay wala umano siyang pinagsisihan sa nangyari sa kanilang nakaraan pero aminadong hindi niya daw alam ang totoong dahilan na kanilang paghihiwalay. Ang tanging alam lang daw niya ay bigla na lang nawala sa ere si EJ at hindi na nagparamdam sa kanya. At tila, natuldukan na nga ang hindi magandang pinagtapusan ng relasyon nila Yam at EJ. Ito ay na magkasama sila sa indie film na Magtanggol noong 2016. Ang proyekto na ito ang naging daan upang tuluyan sila magkaayos at magkaroon ng closure matapos ang controversial nilang breakup. At ito din ang unang proyektong pinagsamahan nila matapos ang hindi magandang paghihiwalay noon. Ayon kay EJ, nang i-offer pa lang daw sa kanya ang nasabing proyekto, ay alam na niyang isa sa co-star niya ang dating nobya at may tuturing daw niya na blessing in disguise daw para sa kanya ang pagsasama nila. Hindi nga raw sila nagkaroon ng ilangan kahit nung unang pagkikita nila sa set. Inihayag naman ni Yam na dahil sa pelikulang ito ay nagkaliwanagan na sila ni EJ at nagkausap at pinagtawanan na lang ang nangyari sa kanilang nakaraan. Sunshine Cruz. Hindi naman nakatakas si Sunshine Cruz sa isa sa mga pilit na inuugnay kay EJ. Naging usap-usapan noon na nililigawan daw ni EJ ang co-star niya sa seryeng Dugong Buhay. Nag-ugat ang issue dahil madalas na lumalabas ng cast ang naturang afternoon soap kahit noong September 2013 pa ito natapos o meri sa ABS-CBN. Masyado raw kasing malapit si EJ ka Sunshine kapag lumalabas sila. Kaya nagkaroon ng impresyon ng ilan na nagkakamabutihan na ang dalawa. Isa pang lumalabas na espekulasyon kung bakit nalilink si EJ kay Sunshine ay dahil naihahalin tulad umano ito sa estranged husband ng aktres na si Cesar Montano. Sa panayam ng Entertainment Press kay EJ no February 17, 2014 sa presko ng pelikulang kinatampukan nito ay mariin niya pinabulaanan ng espekulasyong ito. Nung unang araw nilang mabalitaan ang tungkol sa isyo ay nakapag-usap agad sila ni Sunshine sa pamamagitan ng Viber. Kwento pa ni EJ, pareho sila nagulat ng aktres na nauugnay sila sa isa't isa. Pero hindi naman daw ito big deal para sa kanila kaya pinagtawanan na lang nila ang issue. Bagamat hindi raw maikakaila na maganda at mukhang bata pa rin si Sunshine, hindi lang daw talaga lubos maisip ni EJ na magkagusto siya sa aktres na gumanap bilang ina niya sa Dugong Buhay at iginiit na malaki umano ang respeto niya rito at itinuturing niya rin na parang tunay na ina. Ellen Adarna. Matatandaan na noong January 2016 isang press con ay inamin na rin sa wakas ni Ellen ang matagal ng usap-usapan tungkol sa tunay na namagitan sa kanila ni EJ. Nag-umpisang pumutok ang tungkol sa kanila na magkasama sila sa seryeng Pasyon di Amor kung saan si EJ ang kanyang leading man. Sa naturang panayam ay ibinunyag ni Ellen na niligawan siya ni EJ at hindi rin niya ikinaila na nahinto ang paniligaw sa kanya ng aktor at nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi na niya nilinaw o ipinaliwanag ang rason na kanilang tampuhan dahil nagkaayos din naman daw sila. Ayon kay Ellen, sa pagitan daw ng buwan ng September at October noong 2015 sila nagkaayos ni EJ. Dito ay tinanggi din niya ang lumalabas na usapan na may tampuhan na sila ni EJ kaya niya ito iniwan sa Star Magic Ball noong 2015. Pero paliwanag niya na hindi raw talaga siya handang magpaligaw kaya hindi niya hinayaang magpatuloy pa si EJ at sinabihan naman daw niya ito na hindi pa siya ready. Wala raw kinalaman ang pagiging immature ni EJ base sa naging description niya rito sa kaligitnaan ng show na magkaroon ng presko ng ABS-CBN para sa kanila. Wala rin daw siyang nararamdaman o naoobserbahan na gusto siyang ligawan uli ni EJ. Sa huli ay giniit ni Ellen na okay sila ni EJ at nalampasan na nila ito. Sa farewell at Thanksgiving press ko ng Pasyon di Amor noong January 29, 2016 ay inihayag naman ni EJ na mas okay daw sa kanya na maging magkaibigan na lang talaga sila ng kanyang leading lady. Tulad ni Ellen, ay nilinaw rin ni EJ ang nangyaring kontrobersya sa kanila ni Ellen sa Star Magic Ball. Nagkaroon kasi ng isyong magkasama sila sa red carpet pero pagdating sa loob ay iniwan na siya ni Ellen at ang sinamahan daw ng aktres ay si Paolo Avellino. Lumabas tuloy na ito ang dahilan kung bakit matagal silang hindi nagpansinan.
Pagbubunyag pa ni EJ, bago man ang Star Magic Ball ay hindi na sila okay ni Ellen. Tumanggi naman magbigay ng detalye si EJ tungkol sa totoong dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan noon. Ang mahalaga raw ngayon ay nagkaayos na sila. Anya, bigla nga lang daw silang nagkabati isang araw habang nasa taping ng Pasyon de Amor. Kaya naman idinaan na lang daw niya ang pagsusorry sa text. Ang mahalaga raw ay maayos na ang lahat sa pagitan nila at naging maganda na ulit ang pagtatrabaho nila noon. Jana Rojas. Tulad ni EJ, ay produkto din ng reality show ang dating aktres na si Jana Rojas na nakilala sa reality-based artista search ng GMA 7 na Starstruck Batch 3 noong 2005. Lumabas siya sa ilang programa ng Kapuso Network, ngunit maaga rin na nilisan nito ang mundo ng showbiz. Matatandaan rin noong huling bahagi ng 2016 nang mapaulat ang pagkakaroon ng relasyon o mano ni na EJ at Jana. Nag-ugat ito sa Instagram post ng aktor kung saan makikita sa isang larawan na magka-holding hands sila ni Jana habang nasa bakasyon sa Japan. Mula noon ay paunti-unti na nagbigay pasilip si EJ sa masaya niyang buhay pag-ibig kasama si Jana. Sa naging panayam sa kanya sa programang Tonight with Boy Abunda noong January 2017 ay pasimpleng binanggit ni EJ na una sila nagkakilala ni Jana sa isang housewarming sa Pansol, Laguna matapos siyang maimbitahan ng kanyang mga kaibigan. Dito raw ay naging malapit sila sa isa't isa na kinalaunan niya ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Hindi tulad ng ibang showbiz couple ay naging low-key ang mga ito sa kanilang relasyon. At nito nga lang August 21, 2022 matapos ang anim na taong relasyon na EJ at Jana ay sa simbahan na nga ang bagsak ng kanilang pagmamahalan. Ito ay matapos ang sorpresang inihanda ni EJ para sa nobya kung saan kasabay na pagsalubong sa kaarawan ni Jana ay ang pag-alok niya rito ng kasal. Sa gitna ng handaan, idiniklara ni EJ ang pagmamahal para kay Jana. Dito ay lumuhod siya sa harapan nito at inilabas ang engagement ring para rito. Hindi naman napigilan ni Jana na maging emosyonal at buong pusong tinanggap ang alok nito. Kasunod nga nito ay nagbahagi naman ng mensahe si Jana sa kanyang Instagram post na bakas ang sayang nararamdaman. Kalakip nito ang ilang larawan nila ni EJ na kuha sa naganap na engagement. Anya, in God's perfect timing, I have had 32 birthdays in my lifetime but this so far has the best gift ever, the gift of forever. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!